hindi na mo po sa ano, pero I'm really curious kasi none of us have ever gotten that kind of a call. How paano po linalapit sa inyo? Anong sabi? Adre, walang tumatakbo. Pwede bang ikaw? Ganun lang ba yun? Hindi ganun pa kasabi, ha, Robby. Apa. Siyempre, ha. I will give you a blow-by-blow account. Ah, sige po, yan. Really, transpired. Ah. So, tinawagan ako ni Yusik Astrabel Pimentel Naik. Na, sir, saan ka ba? Hindi ko, andito sa Cavite. Ay, good. Makapunta ka kagad dito sa Sofitel. Kung bakit? Sir, kailangan mag-file ka ng COC mo. Sabi ko, bakit? For what reason? Bakit ako? Ay, pinasa niya yung cellphone kay Secretary Cusi. At Secretary Cusi explained to me that wala na tayong iba pang pwede magpapatuloy sa legasya na iiwanan ng ating Pangulo, kundi ikaw. Yung laban natin sa droga, kriminalidad, corruption, terrorism, build, pandemic response program, ating economic recovery program amidst the pandemic, ay ikaw na. Sige, diretso ako, pumunta ko doon. Di na, nag-file kami. Yan na yan. Panalo ka, sir. Panalo kayo for candor. Not for candidate, for candor. Walang binanggit sa inyo na kailangan natin ng kandidato ngayon kasi hindi pa namin makumbinse ang ibang tao na tumakbo. Wala bang ganon? We're relying on your candor. Senator. Yeah, honestly, in fairness sa kina Secretary Cusi, hindi ako sinabihan ng ganon. Hindi ako sinabihan na, caretaker ka muna ha. Please holder ka muna habang hindi pa naka-decide si Inday Sara. Walang sinabing ganun sa akin. Kaya pumunta ka agad ako. Pero at the back of my mind, alam ko kung may posibleng mangyari ito hanggat November 15. May posibleng talaga mangyari ito. Panalo kayo, Senator, for candor. Alam ko, may mangyari. Pero, alam ko. Okay, pero ito ang tanong. Naisip nyo ba na kapag hindi tumakbo si Inday Sara, talagang kailangan yung tumakbo. At hindi ba kayo natakot man lang doon dahil wala naman kayong kaplano-planong tumakbo at maging pangulo ng bansa? Luchi, I've been to so many wars against the NPA, against the terrorist. Puro bala yung kinaharap ko. Ito pang eleksyon na ito, kakatakutan ko ito. I can deal with any challenge. I can survive. Alam ko, kaya ko itong labanan itong eleksyon na ito. Hindi pa ako takot. Lalong-lalo na kung ito'y para sa ating bansa. I'm willing to die. I did that a lot of times already. I can die anytime for pero this sir, country. Yes, hindi sir. Ako takot. Yes, sir. Pero sir, in many previous interviews, kasama na yung wag po, inaamin naman po ninyo na kung tatakbo si Inday Sara, kayo, you will give way, bibitaw kayo. In that sense po, hindi ho ba yun talaga? You may call it different names, pero in the end po, wouldn't that make you a placeholder in effect? Well, hindi nga sinabi sa akin. Ang iba naman yung nanggagaling na sinabihan talaga ako na placeholder ka. Ako, that's my own volition. Kasi kahit na pinatakbo ako o hindi, kahit nasa sideline lang ako, I've been hoping and praying to God na sana tumakbo si Inday Sara. Desire ko talaga yan, ever since pa. Wala ba kayong hoping and praying to be president of this country? In other words, you have a bona fide intent to lead this country. Dapat di ba? Ganun ang sinasabi. Sinasabi ko, baka masyadong kang naniwala doon sa sinabi ng pumilit yung about bona fide intent. Alam mo, kahit na hindi ako lawyer, masyadong debatable yung issue na yan. Ikaw, kumili ka, kine-question mo yung pagiging bona fide yung intention ko. Is it bona fide? You want to open my heart? Gusto mo tingnan?
kung gaano katotoo yung aking desire na maging pangulo ng ating bansa, sige, gusto mo, tingnan mo, i-open mo yung puso ko. Kung para malaban mo. Pero Senator, hindi ba yung readiness mo to give way kung sakasakaling pumasok si Inday Sara, pwedeng i-interpret yun kasi that's in the omnibus election code eh, na a candidate cannot make a mockery of the elections at kung wala daw seriousness of intent and bona fide intention nga to pursue the candidacy for the position that you filed for, pwede po kayong ma-disqualify as a nuisance candidate. Well, dadaan sila sa isang malaking legal battle pag gagawin nila sa akin yan at ipaglaban ko talaga katotohanan. The truth is, I have a really sincere intention of becoming the president of this country. Hmm. Pero sir, that's magpapail ba ako magpapail ba ako ng COC kung ayaw ko maging pangulo? Yes sir, pero sir, that's a belated that's a belated intent to run kasi nga sabi nga ninyo eh 2 hours before the deadline ng filing eh nasa Cavite po kayo naglalaro ng apo at wala po kayong at that point intention na tumakbo. At that time, wala. Pero pag-file ko lang COC, the act of filing the COC itself is a clear manifestation of my intention to become the president of the Republic. Huh? In any case, alam nyo, di naman nababanggit ang pangalan nyo sa mga survey. Sa totoo lang, sa tingin nyo ba mananalo kayo? Madadala kayo ng PDP-Laban Cusi faction? Gayong wala namang nag-akala nga na magiging pangulo kayo. At tapatan na lang, di ba? Hindi naman never na float ang pangalan nyo bilang isang viable candidate. Tawagin na lang natin. Tingin nyo ba mananalo kayo with us? I mean, the landscape now of candidates that we are seeing. Ako, honestly, hindi man ako nagpapail kung alam ko na wala akong chance na mananalo. I believe, deep in my heart, na as the campaign period goes, mag-i-improve yung aking standing, mag-i-improve yung aking numbers. Deep in my heart, I believe. Dahil ang tao, makikinig yan sa mga sasabihin mo during campaign. Si President Duterte, sama siya sa ilalim. Pero iba si President Duterte, ha? Hindi siya si Bato. Yeah. Si Bato naman, iba naman ito. Sir, balikan ko po yun, yung Sara issue po. Kasi nga, nabanggit yun na dati rin na kung si Mayor Sara itatakbo, you're very much willing to give in. And you have been trying to convince Mayor Sara to run, at least as of last week. Ano po yung huli? Ano yung pinakabago ninyong balita kay Mayor Sara? Is she running? Is she filing for substitution? Or talagang bumitaw na? Wala pang final dyan hanggat hindi talaga umabot yung November 15. Pero deep in your heart, sa tingin nyo ba tatakbo siya o hindi? Kasi mas kilala nyo siya. Tsaka alam namin, malapit kayo eh. Sa ngayon, 60-40. Ano yung 60? In favor of... Ano yung 60? 60 hindi, 40. 60 hindi. So 60% sorry. Malamang kayong tutuloy. Yun ang ibig sabihin. Tuloy ka. For 40 is not a slim chance. Malaki pa rin yung 40.